Angela. Angela. Dati yung uso eh. Angie Mort. Ayun. Ito na ngayon ang sagot naman ng Echo 69 is Takatita itself. Ang goal dito ng Echo 69, ano kaya yung magiging ano niya dito, no? Emblem set kasi. Oo. Pwede siyang magpakuna toto dito and then item na lang kagad. With the combination, layering of skills, petrify sa mukha. Pero suman na with a hard guard, Ryota going in with a juggle of the damage. Kinokontrol na rin dito. Mahuli si Ryota. Si Ryle na nahuli. Oh no! But that one, nakuha ang dalawa. Na meron sila. Pinato ng gate dito. I think mag-iinitiate with a one charge dito sa dalawa. Nasaan ang crowd control na pinapakita? John going in. Nasaan ang summon force? Nilapag na rin dito with that one. Pulado agad dito si Kelra. Oh. Pero makukuha dito si Yusuke. Nahuli na nga. May follow-up pa going against RJ. Nasaan ang kadena? Kinadena mukhang maiistan pa. Habang sa kabilang banda si Ryota. Nilit na talon-talon lang sa bakod. Kung sakali, ayun o, yan ang gagawin niya eh. Pagka medyo lumalalim na, yung mga member dito ng Omega, umpisa na nila. Iyakap na nga with baby bouncing ball. The burst is there. Ryle is down. Hinant niya bago pa mag-umpisa. Shaman for sila pag. Naku, napakaganda final slash dito ni Mr. Ryota. Tumalo na naman. Dinami na si Lord. Ito na, triple kill for Nasty Wayne. Nanununtok na si Mr. Kelra. Bam! Bang! With a one punch man. Yusuke is down. Meron pa dito with a maniac. May follow-up pa dito. Savage! Isa savage pa. Savage! That's a savage for Nasty Wayne. Iba. Isa sa mga error na napansin ko dito sa Omega, eh tumuloy pa rin sila kahit wala na silang hard guard dito at nagmasim pa si Kelra. Kelra is down. Another space provided kay Mr. Kelra. Kailangan yung tignan na ni Nasty Wayne. That is a nasty fall para sa kanya. Nauntog. Tapos final slash dito. Pwede siya mabigyan talaga. Pero sinusunod na nila dito ang contract. Nag-mintest eto si Kelra. Sa likod siya magagaling. Nanununtok na. Pwede na umpisaan. The hard card is there. Minus one. Jom is down as well. Look at this Kelra again sa two-man member na parandam siya. Medyo makate at makunat na iwan at nalaglag eto si Ryle. Aatras. Pero sinalo siya. No. Dito. Pero Wind of Nature. Si Nasty Wayne. Nasty Wayne. Trabaho lang. Walang pumapansin sa kanya. Nasty Wayne. And Nasty Wayne. Gusto ko makita. Maraming salamat, Kelra. Oo. Sa pagpapa-unlock ng hamon ni JMTZ. Uy, wala po kong alam dyan. Mamaya, maging part na ako ng JMTZ. Isang caster galing sa Juicy Legends. Pinilay niya actually twice. Oo. Tapos twice siya, siya pinato ng gate. Mm-hmm. Ayun, no? Kaya hindi niya kailangan mag-minion control doon. Mm-hmm. Ang kailangan lang is antay niya dumating. Yun yung part na, ayun, no? Another one. Isa. So that's a triple delay na ginagawa dito. The jumping going in. Oo, nakaabang si Ryota. Pero nandito na si Kelra. Tumatahe. Kaya nga! Espada! First blood! Nasagot na sa jungling ni Kelra. You're forcing Kelra to do things na, eto lang yan eh. Mag-Hail Mary move ka na patayin mo to eh. Ayun, ayun no? Tinamaan nga with a wild charge. Pero makakatakbo pa. Maganda, sakto siguro. Lang. Sakto lang actually pag flicker niya. And pagka-throat, flicker out, doon na nakap sila with a counter punch. Na-taunt sa mukha mismo si Ryle. Nasa na petrify na kumagat. Pulado ito si Chuck with a flicker out. Ryle dodging that water. Lamang ang mga members dito ng Echos. Ang ginagawa talaga nila dito, no? Itong si Nasty Wayne, he's forcing Kelra na wala ka ng jungling dito. Oh. Ang kailangan mo para tumaba dito is to kill. Pero ready yung mga side lanes nila ito sa mga magiging atake ni Kelra. It's either jungle capability neto ni Nasty Wayne. Habang si Kelra more on peak of time. Ayan na, may nahatak na dito and that is Ryle pero makakadash pa naman. Plus the flicker. Eto na! Nakuha! Huwag kang tatayo sa pagitan ng Eskinita! The SK90s combo. Matik yan. Matik yan. Pwede uli ito. Nag-isa lang to. Ay! Natakali ka rito! Naba! Petrify! Nasuntok pa! Makakatakbo pa ba? No! The damage from Kuro is going to be enough. And AJ, naku, nasikwat niya rito. Itong si Kelra mapapa-atras naman. Pero apat ang nandito with a counter. And that is Omega na susunod na palaruin. Palayuin. Itong si Nasty Wayne, makukuha niya ba? A Bracer's Rat! Will connect! And the si counter galing kay AJ! And they will disconnect! Yung counter go! And AJ is becoming a nuisance to this Fanny. Uy, the wild charge! Nakita natin yan. Nandun yung wild charge. Nandito na rin yung pagpatalon. Yung pag-swing. Yung pag-go! Connect. Nakuha na Kelra. Nabalik kay Kelra. Killing spree na para sa kanya. Nandun yung nakapakukuha. The snipe! The snipe nandun. Pero hindi pa naman gano'ng nararamdaman. Binato ng pader para sila yung magpulasan. With that physical penetration, they want to go in for the burst. Dodging in. Nandito na yung penetration with a wild charge. Kukonekta. Dinaban tol ni AJ. Pa, pero eto na. The nuisance is here! AJ with a sikwat!
Si Kelra na naman ang kanyang nabigyan. Super Snipe galing dito kay Kuro. Hindi niya matuturn down sa kanya. Ito na nga, the five-man conceal. Ryota getting a lot of information. Medyo pumipwesto na rin si Chaka. Medyo delikado na to! Ito na yung watch out. Dumi! Hinatak! Siya doon ni Yusuke. Hindi na namimili dito. And Kelra nagabang. Nilabas ang K-Ball. At siya naman ang papasok. Pero yung buhay ng Lord Conti na lang. Si Conti ng buhay dito ni Nasty Wayne. Kailangan bang i-reset? Si Ryota sinusubukan. Blazing duet! Dito kay, pero binaril siya kagad. Doon ni Kuro. At yung Lord mapupunta sa kamay pa rin naman ni Kelra. Coming from Omega. And now, sila naman ang may hawak ng sulo. Pero hindi namimili ang Echo 69. Napakonsil talaga sila eh. Pero si Atoy R, may kita siya dito! Dahatang is there! At hinatid pa kay Kuro na alaman nila final kung pupunta yung final slash kukonekta dito. And Jackto naman yung susukod. Si Kelra nasa likod. Pero si AJ is Blazing. Still alive! And he will survive! No! Maaabot siya doon ni Ryle! Jackto is also here. Dyan. The ay, Lord is down to its very health at siya pa rin ay makukuha. AJ. Eto na naman si AJ, pero this time, buhay niya ay magiging kapalit. Ang pwedeng gawin dito, hindi rin sila nagiging malaro sa kanilang position. The burst na naman! Eto na naman yung sinasabi natin. Again, hindi pero na may imo ha? Pero may immortality dito si Jackto. Nandun yung final slash, mapapatras. Jom, tatama ng appraisers. At no, nakapag-BMA palabas. Pero yung Lord mariri-reset at may pagkakataong umuwi. Dito etong si Chakno unless hindi umuwi dito ng side ng Echo 69 ito si Joe si Chakno rather sumusubok mag-TP si eto na yung Lord na sign natin at bala na sa jump sa dalawa coming from A J and G-G! Signing dito mega kill napitas din even si Joe nakatutok ang kanika nila mga mata sa natitirang Torre dito sa malaking gitna. Nakakapagaganda ng control dito. Naku po, inatak na rin at dinamay si Ryota. Natitira lang dito si Ryle. Going in for the GG push. And now, game number 2 and the series itself. Mapupunta ba? Oh! Pa oh, walang minions! Pero si Chakno. Buhay, eto si Chakno. Enough na ba? Jome para maklear pwede alive. Siya umangat. Hindi pa tapos ang laban. Buhay ang dalawang factor dito ng Team Smart Omega. Naku! Bagsak naku, ang buhay. Naku po! Ay, with a wild charge! With a basic duet! Andamit! Buhay pa rin. Aatras ulit. Chakno? Chakno is down. Eto na nga si Kelra sumasyo. Pero dinakot sa Eri! Dinakot sa Eri, Dong G! Yusuke and AJ Nasty Wayne, J-Mac, and Kuro. Naku, nakat. Ikakat niya. Kailangan niya ikat si to. Dito, look at Joe. Sugal he's to. Trying to survive this one by triggering buhay the minions and because of the three heroes na nakasurvive dito pa side ng Smart Omega, mapipilitan itong Echo 69 na kunin na lang itong Lord. And how about Chakno? Pinato yung gate, winard charge yung minions. Iba yung ano, ito yung sinasabi ni, ano, ni Bonchan, yung Smart Omega kasi, ito yung team na ayaw magpatalo. Yeah. Talaga, gusto ko yung literal puso. Literal eh. Gusto ko yung puso, gusto ko yung puso, gusto ko yung cut sugal na ginagawa dito ni Jom. Kahit tabengko, gagawa natin ang paraan. Yeah. As long as tumatakbong oras, ito yung isa sa mga ano, yung mga kailangan manahin din ng mga bagong players actually. Yung puso, yung idea, let's see kung paano or kung kaya pa bang baliktarin ng Omega against Echo 69. This is a level 3 Lord marching sa gitnang linya ng Smart Omega. Liliko sa taas, pinipressure ni Nasty Wayne yung taas na linya at maga nagkiklear itong si Atoy R. Oo, tiwala siya yun. No? Na alam niya makaka-atras siya dito. But now, eto, konsila. Echo 69, igugoon na pa nila to. Kalahati na lang yung buhay ng Torre. Nandun sa bandang likod, makukuha nila si Jackno. Nandun na with a legendary streak. At makakayanan ba kaya nila tutumba ang putan. Una, si G. Si G. Ng DD Pro. Mm. Ngayon, si Nasty Wayne ng Echos. Yes. Maganda mga kanika nila mga performance dito. Oh, mga scouters. Ayan na, oh. Eh, nasa Echos na. Oh. Medyo mahihit na kunahan na naman kayo ni Bosap. No, eh. Magaling ang ano, i-check ko yan. Scouter. Mo, feeling ko may scouter eh. Alam mo, tatlo yung kilala ko mga malulupit na scouter eh. Oo. King Cosmos. Oo. Matagal na yan. Legit na yan. Si Zapnu, si Doggy. Yan. Yan tatlong yan. Isa yan sa mga ano eh. Sila yung nagmo-mold na, or nag-train
ng mga players na may potential. Kundi rin ako nagkakamali, even Sanji galing din kay Dogs, di ba? Oo, tama ba? Part ng... I mean, Sanford pa lang. Sorry. Sanford, yeah. Sanford, oh. Sanford naging part ng team nila Doggy. So, nakikita natin involvement. Yeah. Nakikita rin natin yung mga scouters. Kaya masasabi ko, itong mga players na nakikita natin, mga bagong Seaball, make sure na talagang i-push nyo yung kanilang mga sarili para pagka tumingin yung mga scouter natin, i-check ko yan. At i-check na rin dito ni AJ para sa kanyang Arlott with the 3-2-10 stats plus that emblem set. Siya mismo, yung surprise factor ni Mr. Diba? AJ Styles. AJ Styling eh.